sa pagharap nga kanina ng Washington Wizards at pati na rin neto ng Brooklyn Nets ay parang alam na nga natin kung ano magiging resulta ng laban na ito. Base sa mga performance ng dalawang team na ito, halata mo na parang Brooklyn Nets na ang mananalo dito. At may problema pa nga ang Washington Wizards na itong si Bradley Beal ay frustrated nga sa kanyang team dahil sila nga ay may worst record sa liga. Kahit na itong si Bradley Beal ay halos panay 30 at 40 points ang iniscore niya every game. Kaso nga lang ang resulta nun ay panay talo nga. So parang wala na nga masyadong nag-expect o wala na rin ako masyadong ina-expect sa laban na ito na exciting. Pero nagkamali nga ako. At hanggang sa dulo nga ay maganda nga ang naging laban. Nail biter ang laban kung baga. Pero hindi nga yan ang kaso sa first quarter. Dahil itong Brooklyn Nets ay mainit na mainit sa pagpasok pa lamang. Meron agad silang 13 point lead na umakyat pa nga ito late in the first quarter sa 16 points. Hanggang second quarter nga ay malaki pa rin ang kalamangan nila, double digits. Pero nga itong Washington Wizards na meron nga Russell Westbrook at mukhang healthy na nga siya ay hindi nga sumuko dahil nakahabol pa nga sila. At naibaba pa nga nila ang kalamangan na itong Brooklyn Nets team sa isa. Pero sa buong laban nga ay panay Brooklyn Nets team nga ang may hawak ng laban. Dahil silang may hawak ng kalamangan most of the game. Sa huli nga lang nakaranas ng lamang itong Washington Wizards dito sa Brooklyn Nets. So ang istorya nga ng laban na ito ay itong Brooklyn Nets ay score ng score at ito namang Washington Wizards ay humahabol nga lang. Palitan lang sila ng score kumbaga. Pero itong Brooklyn Nets ay nakakalamang lamang nga at bumalik pa nga ito sa 10 sa third quarter at sa early fourth quarter. So itong laban nga ito ay very high scoring game. Ang final score nga sa laban na ito, Washington Wizards 149, Brooklyn Nets 146. So ano bang ibig sabihin ng mga ganyang high scoring game? Isa lang naman, ibig sabihin niyan, walang depensa nga ang laban na ito. Walang depensa ang pinapakita at walang depensa ang nilalaro ang dalawang team na ito. Kaya nga't sobrang taas ng kanilang score. Panay offense nga ang kanilang game. Kaya nga't nagresulta nga ito ng ganyang kataas na score. At pagdating na nga dyan sa dulo, dito na nga naganap ang malupitang comeback nitong Washington Wizards. With 13 seconds left in the game, ang Brooklyn Nets nga ang may hawak na limang kalamangan against dito sa Washington Wizards. Ang score ay 146-141. 13 seconds left, Wizards ang may hawak ng bola, binigay nila ito kay Bradley Beal. Nakashoot nga siya ng pull-up 3-pointer. Down to 2 ang kalamangan with 7 seconds left at ito namang si Joe Harris ay na-turnover nga ito. Diretso sa kamay ng isang Wizards player at pinasa nga ito sa katabi niya si Russell Westbrook na sakto namang nasa 3-point line. At tinira nga ito ni Russell Westbrook at yun na nga. Doon na nga nakaranas ang kalamangan itong Washington Wizards against dito sa Brooklyn Nets sa 3-pointer ni Russell Westbrook na yon. At next possession naman para sa Brooklyn Nets, namintis nga ni TLC ang kanyang layup attempt. Wide open pa naman yon at nakuha nga ni Bradley bilang bola at finaul na nga siya. Nashoot nga ang dalawang 2 crucial free throw at yon 0.7 seconds na lang natitira at hindi na nga umabot itong Brooklyn Nets at natalo nga sila at the end of the game with 13 seconds left. So nag-choke nga itong Brooklyn Nets tapos binlow pa nila ang 16 point lead na meron sila sa first quarter. So yan nga mangyayari kapag hindi ka talaga naglalaro ng depensa. So comment down below guys kung ano bang opinion nyo sa laban na ito. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe pa na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!